dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Isang pinagpalang gabi sa'yo at sa lahat ng bumubuo ng YouTube channel mo na Papa Dudut Stories at Kaistorya. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Patrick, 17 years old at ngayon ay kasalukuyang nasa grade 11. Dito ako nakatira at nag-aaral sa Sauyo, Quezon City. Isa ako, Papa Dudut, sa mga kabataang palaging nakikinig sa iyong programa sa radyo man o sa YouTube. Samantalay inaabangan ko ang iyong YouTube channel, lalo na ang mga horror stories at masasabi kong nakaka-relate ako sa mga kwento nila. Dahil ako rin mismo ay nakakaranas ng kababalaghan at totoong katatakutan sa aking buhay. Samantala, nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong 2019, grade 7 pa lamang ako noon at usong-uso sa amin ang mga biruan, pranks at mga dare. Kung saan involve ang pustahan. May isang estudyante ang atas ang gawin ng dare habang pagpupustahan siya ng mga kaklase niya. Kung magiging successful ba ang paggawa niya ng dare o hindi. At isa ako sa mga estudyante hindi nakaligtas sa paggawa ng dare. Noong panahon na yon, Papa Dudut, ay merong ongoing dare sa amin dito sa school tungkol sa lumang CR sa likod ng aming room. Wala kasing pumapasok o umiihi doon. Ang joke namin noon ay banyo na bawal umiihi. Ayon kasi sa mga estudyante, may nagmumultong araw sa CR na yon, kaya hindi na pinapapasok ang sinuman. Maging ang mga janitor ay maraming kwento ng kababalaghan tungkol sa naturang CR. Pati nga mga teacher namin ay halatang takot na pag-usapan ng naturang lumang banyo. Papa Dudut, tinatawanan ko lamang ang mga kwento. Ito ang naging ugat ng pustahan naming magbabarkada. For 100 pesos papasok ako sa loob ng CR for 15 minutes. Kailangang makatagal ako ng ganong kahaba para manalo. Otherwise, ako ang magbabayad sa kanila ng 100. Katuwaan lamang yon na may halo na ring pagtuklas sa katotohanan tungkol sa mga multo-multo na yan. It was late in the afternoon nang isagawa namin ang challenge. Nasa ilalim ng puno ang barkada. 5 meters away din mula sa haunted CR. Nilakasan ko ang loob ko at hindi kita na kabado ako. Tatawa-tawa pa nga ako at kunwari relax na relax. At yun nga, pumasok na ako noon sa loob ng CR. Sumalubong kagad sa akin ang hindi magandang amoy. Mapanghi, amoy patay na daga. Nagahalo-halo ang sangsang ng amoy. Halatang hindi rin yon nalilinis gaano ng janitor dahil nga sa takot. Luma na ang kahoy ng pinto na yon. Sinira nga ng anay yung ilalim. Ang lumang tiles, nilulumot na. 3 cubicle sa loob. Sa harapan ng cubicle ay may malaking salamin. Umarap ako sa salamin at saglit na pinagmasdan ang aking refleksyon. Pinahiran ko ang aking noo dahil sa pawis. Kinakabahan na ako ng husto. Tumingin ako sa oras, ang tagal namang matapos ng 15 minutes sa isip-isip ko. Then bigla kong naramdaman ang urge na umihi. Hindi ako nakatiis, tumapat ako sa isa sa mga urinals. Binuksan ko yung zipper ko at umihi na ako. Habang nakatalikod ako mula sa pinto ay parang naramdaman kong may pumasok. Lingon agad ako kahit na umiihi pa rin. Wala namang tao. Tinuloy ko ang pag-ihi, biglang bumukas ang isang cubicle. Kaagad kong itinigil ang pag-jingle. Naisip ko na baka niloloko ako ng mga kaibigan ko. Tinakot nila ako para sila manalo. Nangiti ako. Kahit papaano'y naibsahan ang kaba ko. Kaagad kong sinilip ang ilalim ng cubicle para malaman kung alin sa tatlo ang may tao. Ang unang cubicle ay bakante. Ang ikalawa ay bakante.
Yung ikatlo ay nakita ko na may paa, nakasapatos na balat. Huminga ako ng malalim, at least may kasama ako. Hindi na ako matatakot. Huli akong humarap sa salamin at nag-ayos ako sa harapan ng salamin. Habang hinihintay ang paglipas ng bawat minuto. Maya-maya may narinig akong umiiyak na nagmumula sa last cubicle na nasilip kong may tao. Nag-worry ako. Lumakad ako sa cubicle na yon. Kinatuko ng bahagya. Bro, okay ka lang ba? Ang sabi ko. Pero hindi ako pinansin nito at tuloy pa rin ang pag-iyak nito. Kinatuko ulit ang pinto ng cubicle pero papadudot. Kusang nabuksan yon at pagsilip ko ay wala namang tao. Tuluyan na akong kinabahan ng husto. Pero hindi ako kaagad nakakilos, tuloy pa rin ang pag-iyak na napapakinggan ko. Nagdasal na lamang ako. Biglang tumigil ang pag-iyak at napalitan ng lagaslas ng tubig mula sa gripo. Nabuksan yung gripo sa lababo sa tapat ng malaking salamin. Nilapitan ko yon at pinatay para tumigil ang pagtapo ng tubig. Kaso papadudod pag-angat ko ng aking mukha sa salamin ay nakita ko sa aking likuran na may lalaking nakatayo. Kasing edad ko lamang siya. Namumutla ang kanyang mukha at umiiyak. Takot na takot ako. Alam kong isa siyang multo at muli kong ipinikit ang aking mata. Hoping na sa muling pagdilat ko ay wala na ang multo. Pagmulat ko ay wala na ang multo. Ngunit natandaan ko ang kanyang mukha. At hindi na yon naalis sa aking isipan simula noon. Lumabas ako ng CR at lulugo-lugo at pawis na pawis. Ano Patrick, kumusta naman ang loob ng CR? Bungad sa akin ang kaibigan kong si Kyle. May nakita ka bang multo? Anong itsura, nakakatakot ba? Sunod-sunod na tanong sa akin ng isa kong pangkaklase na si Erwin. Gusto ko sanang sabihin sa kanila ang katotohanan pero alam kong hindi naman sila maniniwala. At saka baka pagmulan pa yon ang pangaasar nila sa akin. Kaya nagpasya na lamang ako na huwag na lamang sabihin sa kanila ang nakita ko doon sa CR. E kung wala ka palang nakita, bakit pawis sa pawis ka at lulugo-lugo? Ang wika ni John sa akin. Isa rin sa mga kaklase ko at mahilig sa mga pustahan. Natawa lamang ako. Paano hindi ako lalabas na nangihina ay ang baho ng loob ng CR? 15 minutes ako nagtiis sa loob. Halos sumuka na nga ako eh. Sa tapang ng panghi sa loob kasi hindi nalilinis ng mga janitor ang CR. Katwiran ko na lamang sa kanila. Ang swerte mo at wala kang nakita sa loob. Noong isang araw, noong grupo ni na Jetson na nagdire, may nakita daw sila dyan sa loob ng CR. Ang sabi pa ni Kyle. Talaga? Ano naman daw ang nakita nila? Curious kong tanong. Bali nagpakita raw sa kanila ang isang lalaki. Kasing edad lang daw natin, umiiyak. Tapos naaagnas ang buong katawan. Kaya nga daw nagtakbuhan sila palabas at palayo ng CR. Ang kwento niya. Napalunok ako sa aking narinig. Yun din kasi ang nakita ko. Although hindi naman naaagnas ang buong katawan ng multo. Maputla lang siya pero kung i-describe ko talaga ang itsura niya ay para siyang nanunuyot. Tara mga pare, umalis tayo at baka magpakita pa sa atin yung multo dito. Pag-aaya ni John sa amin. Sumunod naman kami at umalis ng vicinity ng haunted na CR. Pero buong araw kong iniisip ang naging experience ko. First time ko kasing makakita ng multo at talagang nakakatakot yon. Pero sa kabila noon ay napag-isip-isip din ako sa multo ng lalaking yon. Bakit kaya siya nagpapakita sa haunted CR ng school namin? Ano bang nangyari sa kanya at bakit siya umiiyak? Paano ba siya namatay? May malubhang sakit ba siya bago siya namatay o pinatay siya? Nagdaan ang mga araw papadudot. Pero hindi ko pa rin makakalimutan ang experience kong yon. At unti-unting naglaho ang takot sa dibdib ko dahil napalitan ito ng curiosity. May pumapasok pa nga sa isipan ko noon na bumalik na sa loob ng CR na yon ng eskwelahan namin para mag-imbestiga. Nakailang hesitations ako noon papadudot hanggang sa isang araw ay bigla na lamang akong naambunan ng tapang at lakas ng loob. Kaya pagkatapos ng aming klase ay mag-isa akong tumungo
at pumasok sa loob ng lumang CR na yon. Natatandaan ko pa noon, may dala akong maliit na Bible rosary. Tapos ay nagsindi ako ng kandilang puti at itinayo ko yon sa isa sa mga lababo sa loob. Pabulong akong nagdasal ng Our Father at Hail Mary. At hindi pa ako natatapos sa Hail Mary nang biglang may pumasok na malakas na hangin na naging dahilan para mamatay ang nakasinding ilaw. Tapos ay nagsitaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Nang maramdaman ko ang kakaibang lamig, para bang yumakap sa akin yon. Mamayang kaunti ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng CR ng isang cubicle. Yung same cubicle na nakitaan ko noon na may pumasok na multo. Agad akong napalingon sa aking likuran para tignan kung sino ang nagbukas ng pinto. Pero walang tao sa cubicle na yon. Hihinga na sana ako ng malalim kasi pagbalik ko sa salamin ay nagulat ako at napaatras nang makita ko ang lalaking multo na nakita ko noon na umiiyak. Nakaupo siya sa lababo at nakatingin sa akin. At doon ko napansin na naaagnas na pala ang kanyang kamay. Bagamat sa mukha ay maputla lamang pero kita ang mga ugat sa bandang liig. Napaatras ako pagkakita ko mula sa multo. Nanginginig ang buong katawan ko noon, Papa Dudut, at parang gusto ko nang tumayo palabas ng CR. Pero naisip ko na masasayang ang plano ko kung basta na lamang akong matatakot. Kaya sa huli ay hinarap ko na lamang ang multong yon. Anong pangalan mo? Anong kinamatay mo? Tanong ko sa multo. Pero hindi ito nagsalita bagkos ay biglang nagmoist ang salamin sa kanyang likuran. Mamayang kaunti ay may mga litratong nabuo sa nagmumoist na salamin. Ryan Edward ang nakasulat. Muli kong inulit ang huling tanong ko. Anong kinamatay mo? Saan ka ba namatay? Dito ka ba namatay sa CR na ito? Tumango siya bilang sagot, kasabay noon ay muling nagsulat sa nagmumoist na salamin. Nagbigti ako ang nakasulat. Tapos itinuro ng multo ang cubicle kung saan daw siya nagbigti. Bakit ka nagpakamatay? Ano ba ang nag-udyok sa iyo na tapusin ang sarili mong buhay? Tanong ko ulit sa kanya. Nanginginig pa rin ang mga tuhod ko noon sa sobrang takot, Papa Dudut. May nagsulat ulit na invisible na kamay sa nagmumoist na salamin. Inapin nila ako. Nilait nila ang buong pagkatao ko. Minaltrato nila ako. Sa huli napagod na ako kaya tinapos ko na ang buhay ko. Yon ang nabasa ko sa salamin. Tapos ay nakita ko na muling tumulo ang luha ng multong lalaki. Pero hindi basta luha yon dahil parang itim na likido ang lumabas sa kanyang mga mata. Huwag ka nang umiyak, ang sabi ko na lamang habang napapapikit na ang mata ko dahil sa sobrang takot. Kung may maitutulong ako sa iyo para matahimik ka na ay sabihin mo lang sa akin, pagpapatuloy ko pa. Pero pagdilat ko ulit ng mata ay wala na si Ryan Edward. Nandun pa rin ang moist sa salamin. Dali-dali naman akong lumabas ng CR sa takot pero nang makalayo na ako ay nakaramdam ako ng proud sa aking sarili. Kasi nakaya kong kausapin ang multo sa haunted CR ng school namin. At nalaman ko pa ang pangalan niya at kung paano siya namatay. Kahit papaano ay nasagot nito ang aking mga katanungan. Pero may gusto pa akong malaman tungkol sa lalaking nagpakamatay sa lumang CR na yon. Kaya nag-imbestiga pa rin ako. Nagtanong-tanong ako sa mga teacher ko kung meron ba silang naging estudyante na Ryan Edward ang pangalan. At kung alam nila yung kwento ng lalaking nagpakamatay sa loob ng campus namin. Unfortunately, Papa Dudut, ay wala akong nakuhang impormasyon. Wala sa mga teacher ko dahil wala raw silang naging estudyante na Ryan Edward ang pangalan. Samantala, sabi naman sa akin nung isa sa senior teacher namin, may natatandaan daw siyang kwento ng estudyanteng nagbigti sa lumang CR na yon. Pero matagal na raw nangyari yon. Siguro daw ay mga 1980s at hindi pa raw siya teacher doon.
Nalaman lang daw niya ang tungkol sa estudyanteng nagbigti nang marinig niya noon ng usap-usapan ng kanyang mga co-teachers. Dahil nga daw may multo doon sa CR at walang may gustong pumasok doon dahil sa sobrang takot. Ang buong akala ko, Papa Dudut, ay hindi ko na malalaman ang buong kwento sa buhay ni Ryan Edward. Pero nagkamali ako dahil may naalala ako. Kung 1980s nangyari yon, malamang ay alam ng aking ina ang buong kwento sa haunted CR sa school namin. Alum na kasi siya ng school namin batch 1985. Kaya agad kong tinanong si Mama kung may alam siya sa nagpakamatay na estudyante sa school namin. Oo anak, natatandaan ko si Ryan Edward. Kaklase ko siya noon. Nagulat ako sa pagtatapat ni Mama at nakuha talaga niya ang atensyon ko noong mga sandaling yon. Nagpatuloy naman sa pagkukwento si Mama. Kaklase ko siya pero hindi kami close kasi napakatahimik niyang estudyante. Hindi siya pala salita at parabang may sarili siyang mundo. Sabi nung isang kaklase ko ay may autism daw si Ryan Edward. May mga nagereklamo nga na magulang ng mga kaklase ko na bakit daw pinapayagang i-enroll ang isang autistic sa school namin. Dapat daw ay sa special school in-enroll si Ryan Edward. Ang kwento pa ni Mama. Pagkatapos noon ay meron siyang kinuhang box sa ilalim ng maliit na mesa sa sala. Doon ay tumambad sa amin ang mga lumang photo album. Kumuha siya ng isa at binuklat niya yon sa tabi ko. Nakita ko ang mga litrato ni Mama noong high school pa lamang siya. Kabilang na ang class picture tapos may itinuro siyang pamilyar na mukha na nasa unahan ng class picture. Yan si Ryan Edward anak, ang sabi pa ni Mama. Nanlaki ang mga mata ko noon habang nakatitig sa class picture. Kumpirmado ngang si Ryan Edward na nakita ko sa CR at Ryan Edward na itinuturo ni Mama sa kanyang class picture ay iisa lamang. Kung ganun ma, bakit po siya nag-suicide sa loob ng school? O sisa ko? Huminga muna ng malalim ang aking ina bago nagpatuloy ng kanyang kwento. Dahil nga sa kakaiba si Ryan Edward sa mga normal na estudyante. Naging sentro siya ng tuksuhan ng mga kapwa niya estudyante. Nakaranas siya ng pambubuli, pangmamaltrato. Hindi lang sa mga kaklase niya kundi pati na rin sa mga guro niya. Palagi ko siyang nakikita na umiiyak sa isang sulok pagkatapos siyang batok-batukan at suntok-suntukin ng mga kaklase ko. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng pustahan sa school namin. Ikukulong daw nila si Ryan Edward sa CR ng buong araw. Kapag hindi ito umiyak sa loob ng buong araw ay mananalo kami sa pustahan. Kaya kinaladkad ang mga kaklase ko si Ryan. Si Ryan Edward at kinandado siya sa loob ng CR. Nakaramdam naman ako ng awa kay Ryan Edward nang marinig ko ang kwentong yon ni Mama. Hindi nasuklolohan noon si Ryan Edward kasi yung CR na yon nasa dulo ng eskwelahan. At saka walang dumaraang estudyante doon kasi liblib noong mga panahong yon. At yun nga pagsapit ng uwian ay binalikan ng mga klase ko si Ryan at nagulat na lamang sila nang makita nilang nakabigti ito nang walang buhay si Ryan Edward. Alam mo kung ano ang ginamit niya para magbigti? Yung uniforme niya, pinagbuhol-buhol niya. Kaya nakita siya ng mga kaklase ko na halos wala nang saplot sa katawan maliban na lamang sa underwear niya. Kaso Patrick, para hindi masira ang reputasyon ng school ay kinover up ng management ang pagkamatay ni Ryan Edward. Hindi napanagot yung mga kaklase kong nagkulong sa kanya. Kaya siguro simula noon ay nagmulto na siya sa loob ng CR kasi hindi niya nakuha ang nararapat na hustisya. Pagtatapos pa ni Mama sa kanyang kwento tungkol kay Ryan Edward. Hindi ko naman mapigilan ang pagluha pagkatapos noon. Nagtanong naman si Mama kung bakit ko raw inungkat ang tungkol kay Ryan Edward. Kaya naman inamin ko sa kanya ang katotohanan na nagpakita sa akin ng dalawang beses ang kaluluwa ni Ryan Edward. Samantala'y bumalik ako sa haunted CR at bagamat natatakot pa rin, ay tinuloy ko pa rin ang aking plano.
Nagsindi ulit ako ng kandila at nagdasal. Pagkatapos ay muling nagpakita sa akin si Ryan Edward. This time ay nasa tabi ko na siya. Bahagya kong napatras nang harapin ko siya at huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Alam ko na ang kwento tungkol sa iyo. Ako na mismo ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa sa iyo ng mga kaklase mo noon. Naramdaman ko ang hirap ng pinagdaanan mo. Hindi ko man maibibigay sa iyo ang hustisyang nararapat para sa iyo, pero nandito ako para tulungan kang matahimik na ang iyong kaluluwa. Matagal na panahon na simula noong namatay ka. Panahon na siguro para magpatawad ka na at pumunta sa dapat mong puntahan. Ang sabi ko noon sa kanya, Papa Dudut. Nanatili lamang nakatingin sa akin ang multo ni Ryan Edward. Matahimik na sana ang kaluluwa mo, Ryan Edward. Kung may nakikita ka ng liwanag ay puntahan mo na yon. Alam kong naiintindihan ng Diyos kung bakit mo nagawa yon sa sarili mo. Please, Ryan Edward, matahimik ka na. Pagtatapos ko. Mamayang kaunti ay ngumiti na siya sa akin ang kaluluwa ni Ryan Edward. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya sa akin at unti-unti na siyang naglaho habang palabas ng CR. Pagkatapos naman noon ay agad na akong lumabas ng CR at umuwi sa aking bahay. At simula noon, Papa Dudut, ay wala na akong naririnig na kababalaghan doon sa CR na yon. Hanggang sa sumapit ako ng grade 9 at nabalitaan ko na lamang na giniba na ang nasabing lumang CR. Papa Dudut, isa yon sa mga hindi ko makakalimutang experience na natulungan ko ang isang kaluluwa na matahimik at makarating na sa kanyang paroroonan. Alam kong mahirap yung paniwalaan at naiintindihan ko kayo. Pero totoo talagang nangyari ito sa akin. Sa ngayon ay grade 11 na nga ako at so far ay wala na ako na experience na kakaiba o kababalaghan. Masaya naman ako sa buhay kasi mataas naman ang nakukuha kong grades at very supportive naman sa akin ang mga magulang ko. At nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi never kong na-experience ang mabuli sa school, kaya maganda ang daloy ng pag-aaral ko. Sa ngayon ay grade 11 na ako and so far ay wala na akong na-experience na kakaiba o kababalaghan. Masaya naman ako sa buhay kasi matataas naman ang mga nakukuha kong grades and very supportive naman sa akin ang mga magulang ko. At nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi never kong na-experience ang mabuli sa school, kaya maganda ang daloy ng pag-aaral ko. Papa Dudut, eto lamang ang maishishare ko sa inyo. Sana'y mabasa po ninyo ito and hopefully ay marinig ko sa iyong mga channels sa YouTube. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Lubos na gumagalang, Patrick. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Papa Dudut.
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.